pagbabawalan na ang mga deboto na sumampa sa andas sa gagawing traslasyon ngayong 2024. Ayon kay Alex Irasga, advisor ng Quiapo Church para sa Feast of the Black Nazarene, nais ng pamunuan ng simbahan na makita ng publiko ang poon ngayong taon. Paliwanag ni Irasga, layo nito na maiwasan ang mga insidente ng mga nasasawi o nasasaktan sa gitna ng traslasyon na isang pista. Ang pinapakiusap lamang po ng ating simbahan sa pagkakataong ito ay yun hong wala na ho sanang sampahan sa andas. Opo, yun lamang po ang pinapakiusap. Para ho maiwasan ang mga aksidente, ang mga nasusugatan, minsan may pumapano pa ho dahil ho sa hirap ng pag-akyat sa andas at nagkakaroon ng aksidente. So yun ho ang pinapakiusap. Piyesta po ang Enero 9. Mm-hmm. Hindi ho dapat ito pagpipighati. Dapat ho ito ay pagdiriwang. Ayon sa Quiapo Advisor, nagumpisang sumampa sa andas ang mga deboto noong mga dekada 80. Pero ngayong taon, sinabi ni Irasga na gusto sana nilang itong maiwasan, hindi lang para sa kaligtasan ng mga deboto, kundi upang hindi mapinsala ang imahen. Layunin ay protektahan yung imahen dahil nga ho may mga unti-unting umaakyat. Opo. So nagkaroon na ho ng umaakyat na permanenteng nandun sa taas para nga ho walang makahawak. Mm-hmm. Alam mo ninyo, yung ang katotohanan nito, Mayor, opo, sa realidad no ng prosesyon, ng traslasyon. Mm-hmm. Bihira naman ho ang nakakaakyat talaga sa andas. Kasi kami lamang pong mga ihos ang nakakaakyat dito. So, yun ang maraming nakikita ninyo tuwi-tuwi na. Mm-hmm. Mga ihos po yan na ang layunin ay protektahan ng imahe na huwag maakyat. Mm-hmm. Pero matapos po ng prosesyon, naku, maaawa ho kayo sa imahe dahil no, napapasa ng tubig, napapasa ng pawis, yung kahoy po nito, hindi naman ho ito bago kahoy, lumang-lumang kahoy na po ito. Mm-hmm. Kaya ho, medyo nabubugbog na rin ho yung imahe. Inihayag ni Irasga na kung may mga deboto pa rin gustong humawak sa poong itim na Nazareno, nakalabas naman ang dulong bahagi ng krus nito sa enclosed glass na ilalagay nila rito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.